nicest ways to bless the name of the Lord is to live according to His will. At ano nga ba ang kalooban ng Panginoon sa tao? Kumisan hindi natin maglubos na nauunawa ang kalooban ng Panginoon at pinahihirapan natin sobra ating mga sarili, pati ang ating kapwa, dahil akala natin yun ang kalooban ng Diyos. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin two natures, dalawang mga kalikasan, dalawang mga totoo at natural sa tao na dapat nating unawain at tanggapin. Salamat, Ama, dahil kayo'y mapagpatawad, maibigin, at kayo, Panginoon, ay napakarami magagandang mga balak para sa amin. Turuan mo kaming maunawang iyong kalooban at ang pamumuhay namin sa mundo maging yung pinakamaaaring magaan na paraan. Magkaroon kami ng maraming puwang para magmahal, magpatawad, at ganoon din naman lalong dakilain ang iyong pangalan. Sa sandaling ito, humihingi kami ng paglilinis, ganap na pagpapatawad sa aming mga kakulangan. Ang dalangin namin, Panginoon, kami malinis ayon sa ginawa ng Panginoong Jesus na iyong anak para kami linisin ng kanyang dugo, na kanyang isinakripisyo, so that people like us might be washed, cleansed, and empowered to be like Him. Salamat, O Diyos, dahil maaari kaming lumapit sa inyo kahit may mga pagkukulang kami, dahil itong lahat ay pinupuno ng ginawa ng iyong anak na si Jesus doon sa Kalbaryo. That all our shortcomings are filled with the fullness of Jesus your Son. Nawa, Panginoon, loobin nyo na kami ay maging lalong marunong. Maunawa namin ang mensahe ninyo, mapayaman ang aming diwa, at magbunga ito ng mabubuting gawa sa aming buhay. We glorify you, we worship you, Father, and ask you to use your servant, unworthy as I may be, to be used by you, to be a channel of your blessing to people. Lord, may you be the real speaker. Kayo po ang maging tagapangaral at gamitin nyo lang na daluyan ang iyong mga salitang iyong anak. Bless us. Glorify your name and may we all be edified. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior, our friend and teacher. Amen. Two natures. Dalawang likas o kalikasan ng tao. Humans have two natures. One is the personal nature, yung pagiging tao at pagiging unique ng mga individual. And under our physical nature, of course, is that we have a physical, under our personal nature is that we have our physical nature or body. Ito ang ating katawan, ang ating mga nararamdaman, ang ating pagkatao. Psalm 103:14, God knows we are made of dust. So alam at hindi nalilimutan ng Diyos na tayo'y gawa sa alabok. Bahagi yon ng ating pagkatao. At kasama rin sa ating personal nature, hindi lang yung physical, yun ding soul or personality. At magkakambal yan. Our blood pressure, our blood chemistry affects our emotions. Kung may mga taong sobrang mainit ng ulo, magagalitin, madaling sumabog, malamang may sakit sa atay. Kasi ang totoo niyan, yung emosyon natin, sa atay nang gagaling ang napakaraming influence, hindi naman talaga sa heart, which is a pumping station for the blood. Kaya lang nararamdaman natin doon sa dibdib, pag nag-isikip, pag nagagalit tayo, nakakaramdam tayo doon ng luwag, pag natutuwa tayo. But the liver, actually, affects our behavior. So, meron tayong physical nature. May personal nature tayo at napakahalagang yon ay ating huwag lilimutin. Kahit natin gaano ka gusto maging spiritual, ang ating espiritu ay nakatira sa katawang lupang ito. 1 Thessalonians 5:23, may your spirit, soul, and body be kept healthy and faultless under our Lord Jesus Christ returns. So nawa daw ang ating espiritu, ang kaluluwa at ang katawan ay papag-ingatan na maging mapanatiling malinis hanggang bumalik ang Panginoong Jesus at yun ang kanyang abutan. So merong espiritu, yun ang galing sa Diyos. Merong katawan, yun ang galing sa lupa. At yung kaluluwa o emosyon, yung personalidad, yun yung pagkatao natin na nililikha ng lahat ng ating nature and nurture.
kung ano yung likas at totoo sa atin, sa ating pagkakapanganak, mga genetic realities, at yung influence din ng environment ng ating mga natutunan, nalaman, yun ang lumilikha ng ating personalidad. Kaya ang lahat ng yan ay totoo sa ating buhay. Meron pang isang nature. Aside from the physical nature, we have a God nature or the spirit. Yan ang napakalaking himala. Espiritu ng Diyos, pinatahan, pinatira sa lupang katawan at tayo ang naging bunga, mga tao, humans. 1 Corinthians 3:16, God's Spirit lives in you. So merong God's Spirit at merong you, yung katawan. Doon pa lang nakikita na natin yung dalawang personality. Yung you, yung ikaw, yung ako, yung tayo, at yung God's Spirit na nakatira sa atin. At pag pinagsama mo yung dalawang yon, yun ang buong kalikasan ng tao. Now, the God's nature is perfect. It is holy. Meanwhile, dust is not. While the God's nature or the Spirit is perfect, apparently imperfection or sin entered the mix. Pag sinasabi sa Bible na sin, at sinasabi sa Tagalog na kasalanan, hindi lagi ang ibig sabihin nito yung ang dumi-dumi mo, ang sama-sama mo, sinasadya mong kalabanin ng Diyos. Because sin, actually, coming from the original word, only means missing the mark. Hindi mo tinamaan bullseye yung dapat tamaan. In other words, ang grade mo, hindi 100. Pag ang grade mo, less than 100, yun ang tinatawag na sin. So it can be 99, it can be 98, it can be 70, it can be 2. Yun ang tinatawag lang na hindi mo naabot yung ideal. Hindi mo naabot yung perfect. And because perfect is 100%, sinlessness is 100% holiness, it is expected that because the Spirit of God lives in imperfect dust, magkakaroon talaga ng sin ang tao. Dapat din natin kung minsan isaayos ang pagtingin natin sa ibig sabihin ng kasalanan. Hindi ibig sabihin laging ang dumi-dumi-dumi, patikas sa ulo, masama, hindi lang naka-100. Yun ang kahulugan. Ezekiel 28:15, you were blameless in your ways from the day that you were created until iniquity was found in you. Sino ang kausap? Mula sa panahon na ikaw ay nilikha, ikaw ay walang sala, walang kasalanan, perfect, hanggang natagpo ang meron palang imperfection sa'yo. So here we see a move from a perfect to an imperfect state. This is thought of by many theologians as a reference to the fallen Lucifer, later called Satan. Iniisip ng maraming mga theologians na ito ay may kinalaman kay Lucifer. Nasabi, you were perfect until imperfection was found in thee. At wala namang ipiniliwanag sa Biblia kung paano yung nangyari at kung saan nagmula yung imperfection na yon, kung si Lucifer man o ng tao. But eventually, this element of a fallen nature, imperfection, meaning missing the mark, therefore meaning sinfulness, also entered human nature. Inaakala ng maraming theologians na unang nagkaroon ng imperfection ang dating perfect na si Lucifer, naging fallen angel, at ganyang ininfluensya ang tao para matulad din sa kanya na magkaroon ng imperfection at maaaring i-apply that man was perfect until imperfection was found in him. At agad-agad na-discovery yun. Dadalawa pa ang tao, lumabas na yung kalikasan na yon, na may banal na kalikasan ang tao at meron ding makasalanang kalikasan naghalo sa isa lamang na individual. Apparently, imperfection in humans also came this way, from within. Galing sa kalooban, a
ang pagiging less than perfect. Ang pagiging less than 100. Likas sa pagkakagawa. Genesis 6:5-7. The Lord saw how bad the people on earth were, and that everything they thought and planned was evil. He was sorry that He had made them. Isa pang hiwaga na hindi naman pinapaliwanag, pero ikinalungkot ng Diyos na nilikha pa niya ang tao. Alam niyo ang kasunod nito, di ba? Inabaha. Nilunod ang daigdig. Konti lang ang itinira, yung matuwid na si Noah at ang kanyang pamilya. Pero dahil tao, mula din sa kanila, pumasok na naman ang kasalanan sa lahat ng mga ipinanganak at naging tao na naman dito sa mundo. Pero ang katotohanan na dapat natin ditong pansinin, nakita ng Diyos kung gaano kasama ang tao, na halos lahat na lang ng iniisip niya, puro kasalanan. Ibig sabihin, puro less than 100%. Puro less than perfection. So yun ang given. And let's understand our two natures with that clearly established. Ang bata, hindi mo kailangan turuan magsinungaling. Natututong magsinungaling. Mag-isa. Ang bata, hindi mo kailangan turuan maging maramot, sakim. Kusang lalabas sa kanya yon. Kaya ang matitinong magulang at pagpapalaki sa bata, eh yung sinusupil mo yung evil nature habang maaga. Tumutubo na yun. Masasamang ugali, ay kung di mo man lubusang matanggal lahat, nilalagyan mo ng kontrol, isinasaayos, at tinuturuan siya na yun ay pigilin, supilin, kung di man lubos na matanggal. Humans, two natures, bring stress. Natural. Parang tag-of-war. Dahil merong dalawang nakihilahang puwersa sa magkabilang dulo ng lubid, merong stress ang lubid. Tuwing merong tunggali, tuwing merong di pagkakasundo at pag-aaway, pag-aagawan sa iisang bagay, magkakaroon ng mga gulo. At yan ang nangyayari sa kalooban ng tao. Kaya naman napakaganda ng tawag sa Tagalog, sabihin natin, nagdadalawang loob ka. Dapat buo ang loob, hindi sira ang loob. Huwag ka dapat masiraan ang loob. Kasi talagang mahirap yung nagdadalawang loob. Hindi mo alam kung ang gagawin mo, yung tama o yung mabuti, yung A o B, o yung X o Y. But it always happens kasi nga meron tayong two natures. Para itatwa at itanggi mo yun, nahihirapan lang ka lang lalo sa buhay. At para asahan mo sa isang taong perfectly holy siya, perfectly good, mahihirapan ka lang, mabibigo ka lang. So you start dealing with yourself and with others from a very truthful foundation. And that is that humans have two natures, and therefore humans will always have stress. Matthew 26:41, Jesus says, the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Ang Panginoong Jesus mismo ay kinikilala niya ang katotohanan. Sabi niya, ang espiritu ninyo gustong-gustong sumunod sa akin, pero mahina ang inyong mga katawan. Mahina ang inyong mga naturalesa. Kaya nagdadalawang loob kayo at nalilito kayo at madalas ang nakalang nananaig ay yung inyong katawan. Kaya ayan yung mga kasama niya, sabi niya, huwag kayong matutulog, tulungan niyo ako manalangin. Nanalangin lang sa sandali, nung balikan niya, tulog lahat. Nanaig yung human nature. Kaya sabi ng Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Here, the spirit and the flesh are differentiated by Jesus. Paano kaya natin i-differentiate yan sa tao? Sa mahal mo sa buhay, na alam ko anong gusto mo at anong tama, sinisigap na gawin yung gusto mo at tama, pero nagkakamali pa rin. Kaya mo bang sabihin na, your spirit is really willing to be faithful, my husband, but your flesh is weak?
Your spirit is willing, my wife, to be an ideal woman, but your flesh is weak. Anak, your spirit is willing to be a great scholar, but your flesh is weak. Hindi mo gagamitin yon para mangonsente. Pero kung inuulit-ulit mo kahit sa loob lang ng puso mo yon, luluwag sa dibdib mo kung paano mo tatanggapin ang mga katotohanan. Di mo naman mabago kahit magpasirko-sirko ka pa o tumalon sa ilog. Yun pa rin yung anak mo, yun pa rin yung asawa mo, yung ka pa rin. Luluwag ang dibdib mo, tanggapin mo lang na may espiritu talaga na perfect at may katawan at kaluluwang hindi perfect at magkasama yon sa iisang tao. Patuloy na nagtutunggali, nag-aaway, nagtatalo, at madalas ang nananalo ay yung kahinaan ng lupang katawan. Romans 7:14-15, sabi ni Pablo, na napakaganda ng analysis dito sa bagay na ito. We know that the law is spiritual, but I am merely a human. In fact, I don't understand why I act the way I do. I don't do what I know is right. I do the things I hate. Although I don't do what I know is right, I agree that the law is good. So I am not the one doing these evil things. The sin that lives in me is what does them. Si Pablo na ito, bayani ng pananampalataya, matibay na muog, haligi ng church. Sabi niya, may sasabihin ako sa inyo isang katotohanan, baka di kayo maniwala. Bagamat naniniwala ako na ang batas ng Diyos na perfect ay maganda talaga, ako man hindi ko masunod. Itinuturo ko yan dahil yan ang dapat ituro. Sinasabi ko yan dahil yan ang dapat sabihin. Pero yung mabuting itinuturo ko, alam nyo bang, di ko rin magawa. Pero syempre, alam naman dahil hindi ko magawa yung mabuti, ang ituturo ko na yung mali. Ituturo ko pa rin yung tama. Kahit ako rin, kulang. Sa katunayan, yung kinamumuhian ko mga bagay, alam nyo ba, yun pa ang nagagawa ko. Sabi ko, alam na alam ko na tama ang batas ng Diyos. At kung naalam na alam ko kung anong tamang gawin, pero ang nagagawa ko pa rin yung mali, eh di ba, hindi na ako yung gumagawa noon. Hindi na yung ako na Espiritu ng Diyos, kundi yung ako na lupa lamang. Sabi niya, ako na, tinitingala, minomodelo, nagtuturo, tinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng pinaniniwalaan kong tama ang nagagawa ko sa aking buhay. Dahil ako'y tao ring tulad niyo. Si Pablo ang nagkasalita. Isa sa mga pinakamahihigpit na theologian. Sabi niya, yung gusto kong gawing mabuti, tulad niyo rin, hindi ko laging nagagawa. Kaya napaka-lupit naman natin, mga kapatid, pag kami Bible study leader, tapos nagkamali, sabi mo, ikaw ba, ganyan ba Bible study leader? Diba? Pag kami preacher, sabi mo, doctor, do what you preach. Kung ang ipipreach lang ng preacher ay yung mga katuroan na siya mismo ay perfect na doon, abay, napaka-konti na pwede niyang ituro. So pag may teacher, may Bible study leader, may preacher, ang ituturo niya, yung tamang ituro, yung sinasabi ng Biblia, ang dapat ituro, kaya nagagawa niya, kaya hindi sa buhay niya. Huwag ninyong mamasamain na itinuturo yung tama, kahit yung nagtuturo ay hindi pa rin laging tama sa buhay niya. Kasi kung gagawin nating requirement sa bawat teacher yon, sino ang magkukwalify? Not even Paul would qualify to teach. Dahil ang linaw-linaw na sinasabi niya sa Romans 7, ako, alam ko yung mabuti, pero yun ang di ko nagagawa. So meron tayong goal. May dapat marating. Pero huwag mong hanapin sa sarili mo at sa kapwa mong marating na yun ngayon. Because God is not yet finished working in all of us.
realizing that, you will be kinder to yourself and to others. So Paul differentiates his two natures. Siya nga, hindi buo eh. Nagdadalawang loob din. Tayo pa kaya? Sabi niya sa verse 18 and so on, I know that my selfish desires won't let me do anything that is good. Even when I want to do right, I cannot. Instead of doing what I know is right, I do wrong. And so if I don't do what I know is right, I am no longer the one doing them. Paul emphasizes the power that one nature, the human nature, could play over the other, the godly nature. To continue, verse 21. The law has shown me that something in me keeps me from doing what I know is right. With my whole heart, I agree with the law of God. But in every part of me, I discovered something fighting against my mind. And it makes me a prisoner of sin that controls everything I do. Remember, this is Paul speaking. The theologian, the church planter, the father of many churches that he planted. He says, sa isip ko, alam kong tama. Pero meron ding nabubuhay sa aking naturalesa na hindi tama ang ginagawa, kundi yung mali. Verse 24, what a miserable person I am. Who will rescue me from this body that is doomed to die? Thank God, Jesus Christ will rescue me. So with my mind, I serve the law of God, although my selfish desires make me serve the law of sin. Sabi niya, kawawa naman ako. At syempre, lahat ang katulad niya. Sino magliligtas sa akin sa kabulukan na ito? Alam ko na, meron. Si Jesucristo. Siya ang magliligtas sa akin. Kahit na nga, madalas ay sa isip lang ako nagiging makadiyos at sa gawa ay hindi, ligtas pa rin ako dahil ang ginawa ni Jesus ang magliligtas sa akin, hindi ang ginawa ko. Kaya nga tayo may Savior. Sa palagay niyo ba, bakit ang anak ng Diyos ay kinailangan magsakatawang tao at mamatay para sa kasalanan kung kaya man naman pala talagang tanggalin yung kasalanan na yan? E di sayang naman yung pagod ni Jesus, kaya man naman pala. Hindi talaga kaya ng tao, kaya tayo'y minabuting iligtas ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Paul very wisely identifies the solution. The rescuer, the savior from the split personality, from the two-sided nature, from the problem. And that savior, solution, rescuer is Jesus Christ. Kaya may tagapagligtas. How can and how does Jesus save us from our two natures? Maya-maya, babalikan natin ang usapin na yan. Meanwhile, balikan muna natin ang two natures. Two natures naturally make people miss the mark. Therefore, commit sin. Hindi ka lang naman kasi spirito eh. Nakatira yung spirito mo sa katawan. Yung katawan mo, lupa. Yung lupa, hindi perfect. Natural lang na hindi ka makaka 100. Sumaya ka na sa 99, 85, 75, at kumisan kung 34, charge to Christ. Yung mga score niya, mga grade niya, ibibigay niya sa'yo, taas mo din ang grade mo, magiging 100, hindi dahil sa'yo, kundi dahil binigyan ka niya ng grade niya. 1 John 1, 8-10, if we say that we have not sinned, we are fooling ourselves, and the truth isn't in our heart. If we say that we have not sinned, we make God a liar. So pag meron daw taong nagsasabing ako, hindi ako makasalanan, sinungaling ka, at ginagawa mo rin ang Diyos sa sinungaling kasi Diyos na ang nagsabing, actually, makasalanan ka, anak.
sino man ang nagpapanggap na wala siyang kasalanan, eh yun ang ginagawa, nagpapanggap, nagbabalat kayo. Sino man ang nagbabanal-banalan, ay umaarte lang dahil walang sinless. Lahat may kasalanan. Niloloko daw natin ating sarili pag pinapapaniwala natin ang sarili nating banal nga tayo. Kasi hindi. At alam yun ng Diyos. Man missing the mark, man acting less than perfect, man committing sin is taken by the Bible as a given, understood as natural. So pag sinabi ng anghel sa Diyos, Diyos, nagkasalanan naman po si Petra, ang sabi ng Diyos, natural, tao eh. Ikaw na magulang, kilala mong anak mo. Alam mo mga kahinaan niya. Pag may nagsumbong sa'yo na may nagawa na naman siyang mali, di ba sa loob-loob mo lang, di sabi mong, expected. Anak ko, kilala ko, yun talaga gagawin yan. Hindi mo laging ipinapakita sa labas na tanggap mo na yun. Kumari, magagalit-galitan ka pa. Para ko niya laging ulitin. Pero ang totoo, sa loob mo magulang, alam mong, ganyan kasi yan eh. Kaya nga mga magulang ang lagi nag-justify sa anak. Sasabihin sa teacher, huwag mong masabi-sabing bobo ang anak ko. Kaya ano po ang anak nyo? Slow learner. Kasi nung maliit yan, nabagok. Nahulog yan sa mesa, at natumba yung mesa, nataganan pa yung ulo niya. So naiintindihan ko kung bakit siya slow learner. Sa palagay niyo, ang magulang ang umiintindi sa anak. Di ba kahit na yung anak ng rape, pumatay ng limang tao, sasabihin pa nung nanay, mabuti ang anak ko. May nanay bang nagsabi masama yung anak ko? Kasi naiintindihan nyo, di ba? Kasi mahal nyo. Gaano pa kaya tayo kamahal ng Diyos? At gaano pa tayo naiintindihan ng Diyos para niya tayo i-condemn? Eh siya naman itong gumawa sa atin. Siya ang nag-isip na gawin tayo. Siya ang lumikha ng lupa at nilagyan niya ng kanyang espiritu. Higit kanino man, siya ang nakakaunawa na meron tayong imperfection. Mas mabait pa ba tayo sa Diyos? Kung gaano tayo kabait sa mga anak natin, i-extend naman natin sa iba, ituring din natin anak natin sila. Hindi yung anak lang natin ang mabait at lahat ng kabarkada niya ang masama na nagkumunta kanya sa bisyo. Kasi yung mga magulang ng kabarkada niya, yun din ang sinasabi, ang anak ay maputi, yung kabarkada niya masama. Ang pinagkaiba ng maka-Diyos sa hindi maka-Diyos ay ito. Yung hindi maka-Diyos, dinajustify niya yung anak niya. Yung hindi maka-Diyos, pati anak ng iba, inaari niya ang anak niya. At hanggat maaari, inuunawa din niya at minamahal. Dapat may pagkakaiba. So dalawa, ang kalikasan ng tao. Sa simula pa lang, yun ang totoo. Kaya lang naman tayo nagkakagulo because we're in denial. Pagka mayroong babaeng magpapakasal, tuwang-tuwa, blushing, magka-counseling kami, kakausapin ko sa sarilinan, iha, bakit mo papakasalan niyang lalaking yan? Kasi po, he's almost a perfect man. Mahal-mahal ko po siya. Faithful ba siya sa'yo? Upo, ang faithful-faithful niya. Sa palagi mo ba, magiging faithful yan? Buong buhay. Upo. Naku. Eh, baka hindi ka dapat pakasal. Baka ka mabigo. Hindi po. Ay, baka hindi mo handa na mabigo, huwag kang pakasal, ha? Kasi ang dami nabibigo. Expect the best. Hope for the best. Pray for the best. Pero ihanda mo ang loob mo. Kasi hindi perfect yung papakasalan mo. Hindi pang konsente, ha? Huwag niyong babalik na rin yan. Dahil hindi mo nasa lalaki sinasabi yun. Doon sa babae. Ikaw din lalaki, yung papakasalan mo, kala mo perfect. Dapat pagpapakasalan mo ang tao, kasama yung pagtanggap na maaari siyang mabigo, maaari kanyang biguin, maaari siyang magkamali, magkulang, pero itutuloy mo pa rin ang pagiging mag-asawa nyo. Huwag kang kapapakasal, yayakap sa tao na ang niyayakap mo isang ilusyon, isang panaginip, na pag nagising ka, hindi yun ang katotohanan. Dahil ang totoo, people have two natures. So man, two nature,
must be harmonized. Hindi pwedeng laging hati. Ayaw ng Diyos ng hati. Ang laging gusto ng Diyos, oneness, unity. Ayaw niya ng division. Human duality could only be harmonized and unified by oneness. By being one. By being one whole. A one-half Christian is a one-whole nonsense. Dapat buo. Paano yun? Ang tanong agad, paano ko mabubuo eh? Dalawa nga ako. So the requirement of one or for oneness or wholeness, dalawa, one, complete holiness and spiritualization of the body, which is not shown to be possible or doable. So ano po ang isa na pwedeng paraan para maging buo at kompleto ka, na yung buong katawan mo ay ma-perfectly holy, which human history has shown to be undoable. Hindi yun ang solusyon. Hindi pwedeng gawin mong perfectly holy yung body, yung human nature, yung soul. John 3:6. What is born of flesh is flesh. And what is born of the spirit is spirit. Si Lord Jesus ang nagsasabi, yung laman-laman, yung espiritu-espiritu, hindi mo maiiba yan. John 3:6, sa contemporary English version, humans give life to their children, yet only God's spirit can change you into a child of God. So, ang requirement, maging completely holy ang iyong body or a complete reconfiguration of the body or sin through cleansing and forgiveness. Paano ka magiging malinis? One, huwag kang magiging marumi kahit kailan. Pwede ba yun? Alam natin hindi. So number two, paano ka magiging malinis? Magpalinis ka kay Jesus. While your body cannot be completely spiritualized to make it perfectly holy, the Spirit of Jesus and the blood of Jesus can change your status into perfectly holy because it is given freely to those who believe. 1 John 1:7, and the blood of His Son Jesus washes all our sins away. Yun pala. Tanggapin mo na lang na marumi ka at magpahugas ka. 2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ Jesus is a new person. The past is forgotten and everything is new. Sabi ng other versions, anyone who is in Christ is a new creation. The old is gone. The new has come. Kung minsan nagiging oppressive ang verse na ito, pag binasa mo na dapat born again ka na, completely, perfectly new ka na. Bakit may natitira pang old nature? Wrong reading. Dahil lang sabi, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten. Hindi, the past is changed. The past is forgotten. By whom? By God. Nagiging malinis ka, hindi dahil talagang malinis ka, nililimot ng Diyos ang iyong karumihan. Hinuhugasan ka ng dugo ni Kristo at nagiging bago ka, hindi dun sa actual life mo, nagiging bago ka sa tingin ng Diyos. Kaya yun naman mga iba, pinapahirapan ang kanilang kapwa, no? Sasabihin nila, aba, na-born again ka na kahapon, dapat perfect ka na today. Ganyan ba nagpa-Bible study? No? Pang-blackmail sa mga nagpa-Bible study, nag-church. Sasabihin mo, talaga, perfect ako sa tingin ng Diyos. Wala akong kasalanan dahil nilimot ng Diyos. Pero sa totoo lang, heto pa rin ako, split personality pa rin. May spirit ng Diyos at nasa katawan pa rin ako. So huwag mong hanapin sa akin in real life yung perfection. Yung perfection is a legal status that was freely given to me by heaven. It will take effect when I die. But while I'm alive, you and I must accept the fact that we have two natures. At nandiyan pa yan. Kahit gano'ng kalaki ng Bible na dala mo, kahit gano'ng karami ng dala mong mga verses sa utak mo, kahit 1,000 taon ka na nag-church, hindi ka pa rin perfect. At huwag mong asahan sa kapwa mo mananampalataya yun. Papahirapan mo lang ang buhay mo at sarili mo sa kakitira ng ganong uri ng pananaw.
This is how Jesus Christ is the solution, the rescuer, the savior. Colossians 1:17, He Himself is before all things, and in Him all things hold together. Sabi ng CEB, God's Son was before all else, and by Him everything is held together. Nasa kamay niya kung bakit perfect tayo sa tingin ng langit, kahit sa tingin ng kapwa, at alam naman natin, hindi naman tayo perfect. Siya ang nagme-maintain ng salvation natin, hindi ang ating performance. Siya ang nagme-maintain ng ating holy status, perfect status, Son of God, in the eyes, in the court of heaven. Kaya pag namatay ka, sumarap ka sa Diyos, ang judgment niya, perfect. Bakit perfect? Because your sins are forgotten. Because your sins are washed by the blood of Jesus. So the old divided person becomes a new one person when you believe in Jesus. The divided past is forgotten by God. At sino man dyan ang makatotohanan, mag-isip, alam nyo, na hindi naman ko manaborn again kayo last week, last year, 10 years ago, nawala na ang lahat ng init ng ulo nyo, nawala na ang lahat ng desires nyo sa buhay, nawala na lahat ang inyong mga masasamang ugali. Pero dapat naman syempre nagbabago, nag-i-improve, because we change from glory to glory to glory, pero isang malaking ilusyon na asahan mo na makakarating ka sa perfection this side of eternity. And you will oppress people around you if you expect them to be perfect. Yes, they are perfect in the eyes of God. Yes, they are perfect by the blood of Jesus, but not by their performance. Not by the body, not by the self, not by the soul. While the believer is already a new creation by legal status, he is not yet totally new in real life. And no amount of religious denial can change the fact, because Paul, the ultimate theologian, already said it. Ako alam ko ang tama, itinuturo ko ang tama, pero di ko rin magawa lagi. Dapat nating tanggapin ang katotohanan. That a new creation doesn't mean a totally brand new, mature person. It is a seed. Dahil born again ka na, dahil new creation ka na, may potential ka na ngayon na maging maka-Diyos, dati wala. May kakayanan ka na ngayon na sumunod, dati wala. Pero hindi ibig sabihin na lagi ka rin perfectly makakasunod, kasi nga, God remembers that you are dust. In real life, in practice, the two human natures, meaning the old and the new, are not clearly divided. They are not differentiated nor isolated. Magkahalo pa rin sa isang tao. Kaya may struggle ka pa rin. God's solution to the problem of man's two natures? Forgiving. Sabi, hindi naman mo maaasahan yung mga tao maging perfect, patawarin na lang. Cleansing and forgetting man's sin. All of that is done on God's side. On the side of heaven. Psalm 103, 12 to 13. How far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west. Just as parents are kind to their children, the Lord is kind to all who worship Him. Gano'n ba kalayo ang agwat na pinagdalahan ng Diyos sa ating mga kasalanan para malimutan na niya? Kung gano'n kalayo ang silangan sa kanluran, gano'n kalayo ang pinagdalahan niya. At tulad ng isang mahabagin at maibiging magulang, sabi niya, ang Panginoon ay mabait sa lahat ng sumasamba sa Kanya. Kahit yung sumasamba sa Kanya ay hindi perfect. Hindi perfection ang hinahanap niya, pagsamba. Sumasamba ka. Nakita niyo si David, tatadang kasalanan, pero ang tawag pa rin sa kanya sa Bible, a man after God's own heart. Because he's worshipful. Yes, nagkakamali si David, pero din nagkakamali, lagi niyang ipinagluluksa ang kamalian niya. Hindi naman niya ikinakatuwa ang mga kamalian niya eh. Divided din kasi siya, an
alam niya tama, gusto niya gawin ng tama, pero bakit ba nagagawa niya yung mali? At makikita mo kung paano siya manangis, paano siya humingi ng tawad, paano siya mag-ayuno, paano siya magsisi. Ang nakikita ng Panginoon sa kanya, hindi yung kasalanan niya, na alam naman ng Diyos, nakakambal ng human nature. Ang binipiling tingnan ng Diyos, yung patuloy niyang paghingi ng tawad, pagre-repent, pagre-restore sa kanyang buhay, at patuloy na pagsamba, kahit hindi siya karapat-dapat. Because he's worshipful. Ganun kahalaga yung worship. The love of God covers our sins. Kailangan lang hindi ka mamumuhay ng patigasan ng ulo na mali na, pinagpipilitan mo pang tama. Pareho kayong gumagawa ng mali, pero yung isa ipinagpipilitan niyang tama siya, ikaw alam mong mali po, Lord, sorry, pero talagang kinapos ako. Yun ang patuloy na nililinis ng Diyos. Napakalayo ng pinagdalhan niya sa kasalanan natin. Inilibing sa pusod ng dagat, sabi sa Biblia. Of course, all of this are just poetic devices. Nang ibig sabihin lang, napakalayo. Tulad nung araw, hindi naman nila nararating ang pusod ng dagat. Ngayon, nararating na kasi ng tao yan. So parang ang lapit na. Pero ang ibig sabihin lang ng mga sumulat, kung gaano kalayo yung sayo'y malayo, hindi mo pwedeng marating. Pero kalayo. So recognize the dual nature of humanity in you. Huwag ka naman laging mahirapan ang loob. Huwag kang mabuhay sa guilt. Huwag kang mabuhay sa langit na lang para ang dumi-dumi mo, ang sama-sama mo, lagi mong kinukondena yung sarili. Kaya may mga tao nagahampas sa sarili, naghihiwa ng likod, nagkapagapanggapang sa lupa, nagpapapako sa krus. Kasi parang puro guilt na lang. Puro lagi ka na lang dapat magbayad, lagi ka na lang masama. Alam na yun ang Diyos. Tinanggap na niya yun. Minamahal ka pa rin niya sa kabila ng lahat. Huwag gamitin yan para umabuso, pero gamitin yan para lalo magsikap na bigyan ng kasiyahan ng ating Ama sa Langit. Pero tanggapin mo, kapatid, na sa kabila ng iyong mga pagsisikap, kung ika'y lumaglag, nagkamali, nada pa, mahal ka pa rin ang Diyos. Hindi ka niya kinokondem. Kasi lahat ng condemnation, itinampak na kay Jesus doon sa krus. Wala nang natira para sa'yo. Kasi inako ng lahat ni Jesus. Sinahod na niya ang lahat ng guilt. Sinahod na niya lahat ng parusa, lahat ng mga paniniti. Wala nang natira sa atin. Kaya siya ang Savior. Tanggapin mo ang katotohanan na yan para rumelax sa buhay. Hindi para gamitin lisensya sa patuloy na pamumuhay sa mali, pero sa patuloy na pag-unawa sa sarili mo at sa iba. Recognize the dual nature of humanity in others. Huwag kang maging malupit sa iba, expecting perfection from them. Nagkamali, tiwalag. Nagkamali, talsik. Nagkamali, nasa bulletin board. Napakalupit. Do your best to move from glory to glory. Do your best to move from one level of spirituality to the next. And do your best to help others do the same. Remember what Jesus says? What do you want others to do unto you? Do to them. Pagka ba nagkamali ka, gusto mong kinokondem ka ng iba? Diba hindi? Pwes, ganun din ang gawin mo sa iba. Pag ba ang anak mo nagkamali, gusto mong pinag-uusap-usapan? Ayaw mo, diba? Therefore, huwag ka rin makikipag-usap-usapan sa anak ng iba. Sa anak ng may anak. Huwag mong gawin sa iba ang di mo ikatutuwang gawin nila sa'yo. And because God is gracious, do not be burdened by needless, unkind, and cruel expectations of perfection in yourself and in others. Alam niyo, mayroon tayong dapat tanggalin sa ating vocabulary, mga kapatid. Itong napaka-cruel, narrow-minded na, ganyan ba ang Christian? Sabay taas ng kilay, sabay simangot, may nagkamali, ganyan ba ang Christian? Oo, ganyan. Kasi hindi pa ako perfect. Yung application na yan, sa buhay mo ilagay, huwag sa akin. Barahin nyo nga yung mga manang-manang dyan na laging ganyan ba ang Christian, ganyan ang suot. Oo, Christian ako, itong suot ko. Bakit? Di huwag mong isuot kung ayaw mo. Katawan ko to eh. Di isuot mo sa katawan mo yung gusto mo. Ba't pa pinapakailaman mo ang katawan ko? Ayaw mong kainin. Di huwag mong kainin. Ba't pati kinakain ko? Pinanghihimasukan mo. Diyos ka ba? Ikaw ba ang namatay sa krus para sa akin?
Yung namatay nga sa krus, hindi ako inuusik. Ikaw, inuusik mo ko. Alam nyo, kuminsan dapat barabarahin yung mga manang-manang na pa-perfect-perfect eh. Kasi pinapahirapan nila tayo at pinapahirapan nila sarili nila. Mahirap din naman magkunwari, di ba? Maging totoo ka sa sarili mo. Sino bang Christian? A forgiven sinner doing his or her best to please God. But when you fall, you charge everything to Jesus. Yan ang Christian. Hindi ka perfect. What is perfect is the work of Jesus that you take shelter in. So don't burn the bridge over which you too must pass. If you are able to get to eternity only because you are being forgiven, therefore you must forgive others too. Because if you don't forgive others, you won't be forgiven as well. Yung ganyan ba ang Christian? Masyadong cruel. Masyadong unrealistic. Pati ba naman yung malaking hikaw mo, pinapakailaman naman ng ganyan ba ang Christian, ang laki-laki ng ikaw? Ganyan ba ang Christian? Ganyan ang suot? Tigilan natin yung pagpapahirap sa kapwa. Mga kapatid, you have all the freedom to be strict with yourself. But you have no right to be strict with others. Kanya-kanya tayong pananagutan sa Diyos. Isa-isa tayong ninyo ang pagpapahirap sa kapwa. Ayaw niyong panoorin itong ganitong pelikula. Di huwag. Bakit pati ibang nanonood kinocondemn? Wala kayong pakidod. Ayaw niyo ang ganitong pagbe-birthday, ganitong celebration. Di huwag. Gawin niyo sa sarili niyo. Kayo naman yung nananagot sa Diyos sa konsyensya niyo. Pero hindi niyo sagot ang iba sa Diyos. Don't play Savior. There is only one. And remember, even before Jesus saves, He first sacrifices. Willing ka ba na mag-sacrifice sa taong pinapakialaman mo? Kung hindi, huwag ka makialam. Isa pang very oppressive verse, sabi nila, alam mo, pagka born again ka, pagka nasa Lord ka, hindi ka na dapat nagkakasala. 1 John 3:9. Those who have been born of God do not sin because God's seed abides in them. They cannot sin because they have been born of God. Isang very oppressive verse pag hindi mo binasa ng tama. Sa CEV, God's children cannot keep on being sinful. His life-giving power, His life-giving power lives in them and makes them His children so that they cannot keep on sinning. Now, literal reading of this verse could be very oppressive. It would seem to say that God's children are not capable of sinning. That God's children are already morally perfect this side of eternity. That anyone who sins, therefore, could not be a real child of God. Yan ang usual reading, ha? Kaya napaka hihigpit natin sa kapwa. Pero sa totoo lang, kayo na nakakaalam, anak niya, anak kayo ng Diyos, talaga hindi na kayo capable of sinning? Alam natin ang sagot. Si Paul na nga ang sumagot, ako anak ng Diyos, alam ko kung sino ako, pero nagkakasala ako. Therefore, hindi dapat literal ang reading sa verse. Kasi magkakaroon ng pagkakaiba. Set side by side with many other verses that not only accommodate man's inclination to sin, but also provides ways of forgiveness, cleansing and restoration, we are cautioned against reading this verse literally. In fact, on the contrary, 1 John 1:8-10, if we say we have not sinned, we are fooling ourselves, and the truth isn't in our heart. But if we confess our sin, He can always be trusted to forgive us and take our sins away. If we say that we have not sinned, we make God a liar. 1 John 2:1, my children, I am writing this so that you won't sin. But if you do sin, Jesus Christ always does the right thing and He will speak to the Father for us. Hindi kahit kailanman kinukonsiti ang pagkakasala. Sabi, mga anak, sinasabihan ko kayo para huwag kayo magkasala. Pero pag nagkasala kayo, alam niyong gagawin. Humingi ng tawad. Because if you confess your sins, Jesus Christ cleanses you
And Jesus always does the right thing. He will speak to the Father for us. Anong sasabihin niya? Sasabihin ng Father, oh, nag-sin. Charge to me. Yun ang sasabihin niya. O nagkasala na naman, imperfect. Pero di ba perfect ang sacrifice ko? Kaya sa akin nagpapasave yan, ako Savior, charge to me. He will speak to the Father for us. So perfect tayo. We cannot sin from the point of view of heaven because Jesus took all the sin in His body. But in real life, we do commit sin. Tanggapin nyo yun. Pero sa tingin ng heaven, hindi pa rin. Kasi yung kasalanan natin, nakikita through the lens of the blood of Jesus. Diba pag may sunglasses ka na pink-pink ang mundo, pag ang sunglasses mo, black-black ang nakikita mo, kung ang kasalanan natin nakikita through the blood of Jesus Christ, it is seen as clean and perfect. Not because it really is, but because the perfect work of Christ makes it so. So from the earth's point of view, we are still sinners, but from heaven, those who are in Christ are perfect and cannot sin. Kaya yung salvation na yan, permanent, irrevocable, because the work of Jesus is irrevocable. So how do we read 1 John 3:9? Those who have been born of God cannot sin. In the light of the other verses that recognizes God's children in actual life can fall short, miss the mark, and commit sin, and that it teaches that God's children who commit sin should be forgiven and restored, recognize that God's children in actual life can miss the mark. 1 John 3:9, those who have been born of God cannot sin should be applied in actual earthly life and could be read as a heaven's point of view about God's children who sin on earth. But as far as heaven is concerned, God's children, saved by Jesus, are not committing sin. They are still pure, spotless, perfect, because of the perfect sacrifice on the cross. 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Now what does it mean to walk in the light? We walk with Jesus, we fall, we charge it to Him, we seek forgiveness, we are still walking in the light because we still recognize that it's wrong, except that we fall short. So napakahalaga nun na ating unawain to read 1 John 3:9 as a statement of our new legal status given to us because of the blood of Jesus. Now this is in its glorious form what it means, salvation by grace, not by works. This act that people could not attain perfection in this earthly life is made clearer by the real life situation where there is absolutely no living person who can claim to be sinless. Sino ang magsasabing ako sinless every day? Wala. So ang gagawin lang natin mga kapatid, do your best not to keep missing the mark. Always do your best. Change from glory to glory. For God's glory, for God's pleasure, and for your own well-being. Siyempre, pagka-Christian ka na, kahit sa tingin ng heaven, sinless ka na, pero patuloy kang matigas sa ulo na mumuhay sa kasalanan, may palo yan. May bunga yan. Pero dito lang sa lupa. Wala sa kabilang buhay. Hindi ka dadali niyan sa impyerno. Kasi nilusong na ni Jesus ang impyerno para iligtas ang mga pupunta dun na maniniwala sa Kanya. Pero may parusa pa rin yan dito sa lupa. Don't take it lightly. Kristiyano ka, perfect ka sa tingin ng heaven because of Jesus, pero ang tigas-tigas ang ulo mo dito sa lupa, may bayad yan. Salamat na lang, dito lang. Pero may bayad pa rin yan. Kaya kumisan, may nagpapakounsel sa akin, Pastor, yung pong alam kong tama, hindi ko talaga magawa at decided po akong gawin yung less than tama kasi yun lang talaga ang pwede kong magawa ngayon sa aking reality. Well, di gawin mo, pero alam mo na posibleng may palo. Opo, eh di gawin mo. Tanggapin mo lang kung may palo. Basta tanggapin mo. Kung may inis, kung kapagalit, kung kamagtambo, pag napalo ka. Kasi, submission pa rin yan to God's will. Hindi nga lang yun ang perfect submission. But you submit to disciplinary measure, you submit to punishment,
well, you still recognize God's authority. It is less than ideal, but it's still acceptable. And then if you failed in trying to be perfect, charge your imperfection to the perfect work of Jesus. Kaya nga tayo may Savior. Kaya nga tayo may Lord. Salamat, God remembers that we are dust. You too should remember about yourself and about others. Remember the same thing. Pag kinakapos ang kapwa, imbes na ihusga, imbes na ikondena, ipanalangin. Tulungan sila, gently, lovingly. Do not judge them. Do not be harsh with them. Jesus says in Matthew 7:12, treat others as you want them to treat you. This is what the law and the prophets are all about. You could love like Jesus only when you recognize and accept that this side of eternity, humans, though they are God's children, still have two natures. Aim high, do your best. But when you fail, you have a Savior. Enjoy that grace and extend that grace to other people as well. Ama namin sa langit. Nawa po ay nalulugod kayo sa mga pagsisikap na yung mga anak na mamuhay sa pinakatama, pinakatuwid na paraan. Nagpapasalamat kami sa marami nang na-accomplish sa aming pagsisikap na sumunod sa inyong mga yapak. Subalit salamat din Panginoon na sa aming mga pagkukulang, may pampuno. Bawat pagkakasala namin may kasapat na pagpapatawad dahil lahat ng ito ay inako na aming tagapagligtas na yung anak na si Jesus. Turuan mo kaming maunawa yung liberty in Jesus, the freedom in Christ, while at the same time not taking it as a license to live intentionally ungodly life. Kundi magamit namin ito na pampuno doon sa mga lugar na talagang anuman ang pagpipilit namin, kami kinakapos at kinukulang. Salamat at may ganitong provision. At awa kung anong kabaitan mo ang iniintay namin, tanggapin namin, ito rin ang kabaitang handa kami sa kalaan na ibigay sa aming kapwa. Pagbulay-bulayan pa natin mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan kung anong kahulugan ito sa pang-araw-araw na pumumuhay natin at pakikitungo natin sa kapwa.